Another Ilocano classic is of course yung tinatawag nating dinding. And other name nito is Inabraw. Pinaka difference lang with Inabraw is yung may kasama itong either inihaw or piniritong isda. And today, we'll make use yung ating hito. So, to get the more authentic flavor, what we'll do is we'll grill yung ating hito, saka natin i-prepare yung ating mga gulay. Isi-season ko lang yung ating catfish or hito ng salt. Ayan, kadalasan may dulas ito sa katawan. Sa amin, kinikis-kis lang ito sa semento or lalamasin nyo ng asin. And make sure na yung loob ng isda is meron ding asin. Since ang dami nating lemongrass dito, samahan na rin natin. Sa ibang nagluluto ng inabraw, sinasama sa pakulo yung inihaw. But kadalasan, ito'y parang nagiging garnish lang. But definitely, kung ano yung mas preferred ninyong pamamaraan, why not? Ganun lang kasimple, pwede na natin siyang ilagay sa ating ihawan. So habang nagre-relax yung ating hito doon, atin namang i-prepare yung ating gulay components. So we'll start off yung pinakamatagal, pinakamaproseso na ingredient natin, which is yung ating rabong or labong. So tatanggalin lang natin yung mga layers. Mabusisay kasi unless gusto nyo yung pait niya, sa amin kasi pinaparboil to ng ilang beses or pinakukuluan ng at least twice hanggang sa maging mild na yung pait niya. After natin magayat yung ating rabong, pwede na natin siyang pakuluan ng ating tubig. Pakuluan lang natin siya, discard, and then uulitin natin yung proseso. Isang beses pa or dalawa, depende. Minsan makikita niyo yung kulay niya, nag-green niya ng konti. That's an indication na medyo may pait pa siya. And sasabayan ko lang din siya ng asin para mas mabilis matanggal yung pait. Kita ninyo, ito yung unang pakulo natin, pero makikita nyo nga nagpalit na yung shade ng ating sabaw. Yan yung greenish na kulay. That's an indication actually na matindi pa yung pait niya. So i-discard natin yan, makukulaan natin ulit. Lagyan lang natin ulit ng bagong batch. So let's just bring this to boil. And then last discard natin. After nun, pwede na nating lutuin yung ating inap. Ito yung ating third and final na parboil. So, di-discard ko lang siya ulit. Lalagyan na natin yung ating hugas bigas. And habang inaantay nating umangat yung kanyang temperature, akin namang ihahabol yung ating aromatics. Bawang at duya. So after natin ilagay yung ating roughly chopped na duya, susunod na natin ang ating bawang. Timplahan na rin natin siya kaagad ng ating bagong isda. Alam naman nating lahat, sa Ilocano, ang pinaka-asin namin dito or panimpla namin sa lahat ng aming mga putahe, well, mostly, ay yung ating bagong isda. One way din na malalaman mong Ilocano yung nagluto sa'yo ng pinakbit is hindi siya gumamit ng alamang or bagong hipon. Ayan, nakikita natin, it's slowly coming together. Tikman na rin natin.
So, antay lang nating maluto yung ating rabong. Susunod na natin yung huling mga ingredients natin. So, isa ito dun sa mga excited tayong gamitin na ingredients kasi kwento ni Ma'am Marilu, specially requested ng mga guests nila dito sa farm, yung ating oyster mushroom na dito rin nila mismo kinultivate at of course na-harvest natin. So ito yung madadagdag sa traditional na lasa ng ating Inabraw. Alam naman natin, bukod dun sa mga nutritional value na meron yung ating mushroom, punong-puno rin ito ng umami. So we can expect na mas malasa at mas malinamnam yung ating Inabraw dish. Kagandahan sa paggamit ng fresh mushroom ay hindi ito ganun katagal lutuin. So after natin mailagay yung ating mga pinitas or hinimay na oyster mushroom, pwede na natin ihulog yung ating saluyot. For that, adjust ko lang yung ating seasoning. Isang lasa mo yung bagong isda. Ito pangitan. And yung ating saluyot. Paborito ko ito. After nung saluyot natin, lagyan lang natin ng chives na na-harvest natin dito mismo sa farm nila. And we're ready to plate. Ayan, luto na ang ating Inabraw na labong, saluyot at kabute.